puso kong matinding sa panggani. Pagpalang Tuesday po ng gabi sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa ginising tayo kaninang umaga at patuloy na pinapahiram ng buhay. Hindi po tayo magsasawa na patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos at pakinggan. Hindi tayo magsasawa, lalo na ngayon, birthday po ni Jesus. Happy birthday, Jesus. Patuloy nating dadakilain at pasasalamatan ng Panginoon. At sa gabing ito, patuloy nating ipanalangin yung mga kapatid po nating, mga kapatid nating nasa abroad, mga kapatid natin,
yung mga kamag-anak ng mga kapatid nating nasa Pilipinas, yung kamag-anak po nilang nasa abroad. Yung mga nasa abroad na mga kamag-anak naman nila ay naiwan sa Pilipinas. Ganun din po yung mga kapatid nating nasa probinsya ang mga kamag-anak at nandito sila sa Manila. Yung mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin. At yung mga nasa Manila, na mga nasa probinsya na ang ibang kamag-anak na Manila ay nagpunta sa Manila. So yung patuloy na pag-iingat at pagsama ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay, alam natin, tuwing mayroong okasyon, lalo na ang Pasko, napakaano po yan sa mga Pilipino. So, andun yung kalungkutan, pangungulila sa mga mahal sa buhay na hindi natin nakakasama, gusto mang umuwi, pero dahil sa pandemic ay nahahadlangan o mga sitwasyon na hindi maiiwasan. Meron din mga kapatid tayo na nasa probinsya at nasa ibang probinsya, hindi man sa Manila o ibang probinsya, yung kanilang mga mahal sa buhay. So, patuloy nating dalangin na sa araw ng Pasko, hindi man natin sila makasama at hindi sila makauwi, ay patuloy nating dalangin yung kaaliwan ng Espiritu Santo at yung patuloy na pagsama sa kanila, protection sapagkat isang kalungkutan, lalo na mga Pilipino tayo po, masyado tayong mapagmahal sa pamilya, yung pong pamilya na laging gusto magkakasama at hindi naghihiwalay. Kaya alam ko tuwing may okasyon, doon natin nararamdaman yung pangungulila at pagkalungkutan dahil malayo tayo sa ating mga anak, sa inyong mga anak, apo, asawa, magulang, pamilya o sino man po. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Patuloy natin idulog una sa Panginoon yung mga kapatid natin na mayroong mga kamag-anak sa abroad. Wala man kayong kamag-anak sa abroad, sa probinsya or ano, sumama po tayo sa panalangin. Ministry time, ang pananalangin natin sa ibang tao kahit hindi tayo involved, kahit hindi natin kilala yung pinapanalangin natin at nag-a-agree tayo, say amen, yes Lord, ganapin mo po sa buhay ng mga kapatid ko. Yan po'y paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi ni Lord, ang ginagawa natin sa ating mga kapatid, ginagawa natin sa Panginoon. Dahil birthday ni Jesus, patuloy tayong maglingkod. Yun po ang regalo natin kay Lord. Magpanalanginan po tayo. Ipanalangin po natin yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Kahit minsan, nakakalimutan natin yung ating mga sarili. Naniniwala ako, ang Diyos ay gagamit ng tao upang manalangin para sa atin. Okay po? Okay, ministry time. Let us pray. Panginoon, sama-sama po kami. Dumudulog sa iyo, hindi kami magsasawang manalangin, hindi kami magsasawang magpanalanginan. Ikaw ang nagturo sa amin, pray without ceasing. Kaya Lord, hindi lang kami lalapit sa iyo kapag may pangangailangan. Lord, kada po kami may pagkakataong manalangin para sa iba, hindi man namin kilala, hindi man kami involved, hindi man namin pangangailangan, pero Panginoon, nandito kami upang itulog sa iyo mga kapatid namin na mayroon pong mga pangangailangan at panalangin para sa mga mahal nila sa buhay na nasa abroad, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin po namin, katagpuin mo po ang aming mga kapatid na nasa abroad ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, alam namin, hindi madali para sa mga OFW, hindi madali para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na ngayong Kapaskuhan, Ama, ay magdiriwang sila ng Pasko na malayo po sa kanilang mga pamilya, Father God. Lord, dalangin po namin yung kaaliwan mo sa mga kapatid namin, magulang, mga kapatid namin, magulang, Panginoon, asawa man nila, mga anak nila o apo nila, Panginoon, na malayo sa kanila at nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, aliwin mo po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa abroad, na ngayong araw ng Kapaskuhan, hindi po nakauwi, hindi pwedeng umuwi o nahadlangan ng pag-uwi, Panginoon. Lord, salamat po sa kaaliwan ng Espiritu Santo. Dalangin po namin yung pangungulila nila, palitan mo ng kagalakan. Yung kalungkutan, Lord God, palitan mo, Pare God, ng kagalakan galing sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, wala man po silang magulang o mahal sa buhay na pwedeng makasama sa araw ng Pasko. Naniniwala kami, naroon ka, Panginoon. Ikaw ang kakalinga sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Dalangin po namin yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa o mga kamag-anak mo ng bawat isa sa amin na nawala ng trabaho, Panginoon. Kalingain mo po sila sa oras na ito, Panginoon. Sa mga pangangailangan po nila, katagpuin mo, Panginoon, at ipahintulot mo, Ama, na makakuha po sila ng bagong employer o bagong amo, bago, Panginoon, Pare God, na
Bigyan mo sila ng amo na mabait, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kumpanya na pagpapasukan na yung pong meron pong favor silang maranasan, Panginoon. At tinatas ko rin po sa iyo, mga mahal namin sa buhay na nasa abroad, sa amang dako ng mundong ito, na mayroong sakit at karamdaman. Maring iba nasa hospital, maring yung iba nag-iisa sa bahay, mayroong lagnat, ubo, sipon, ano man po ang karamdaman. Yung iba nasa hospital man, Lord God, o mayroong COVID, o wala man, Lord, ano man po ang pinagdadaanan ng aming mga mahal sa buhay o ng mga mahal nila sa buhay na nasa ibang bansa na may sakit at karamdaman. Lord, kalingain mo po ang aming mga mahal sa buhay. Yung mga OFW na aming mga kamag-anak mahal sa buhay, mga BOP viewers po na OFW, Lord God, kalingain mo po sila, Lord. Dinihiling ko yung kagalingan in Jesus' name at dinideklara ko, Panginoon, sa yung mga latay nagkaroon ng kagalingan, ang mga OFW BOP viewers namin, kung may sakit man, Panginoon, o mga mahal nila sa buhay na nasa abroad, Father God. Salamat, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot, Ama. Ikaw po ang patuloy na kumalinga. Tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, ng mga OFW namin, Panginoon, mga kapwa Pilipino, BOP viewers, kamag-anak namin o kamag-anak po nila, sino man, Panginoon, na ina na nakakaranas ng diskriminasyon, nakakaranas po yun, Parigad, ng pagmamalupit ng amo, nakakaranas po yun, Parigad, na hindi magandang pagtrato, Panginoon, ng boss nila, kapwa nila Pilipino o mga foreigners, Panginoon, nakakasalamuha nila, Ama. Lord, ingatan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo po ang aming mga OF Pilipino, OFW sa ibang bansa. Ingatan mo po ang mga BOP viewers namin na nasa ibang bansa, Ama. Salamat sa proteksyon, sa pagkalinga mo, Ama. Salamat, Ama, na ikaw ang Diyos na magtatanggol sa kanila. Salamat, Panginoon, at dalangin po namin, Ama, patuloy ang katatagan ng kalooban, Ama. Hindi madaling malayo sa pamilya. Hindi madaling malayo sa mga asawa. Hindi madaling malayo sa mga anak, sa magulang, sa mga apo, Panginoon. Hindi madaling malayo sa pamilya, Ama. Kaya naniniwala kami, Lord, kailangan nila yung katatagan na galing sa'yo. Patatagin mo sila, Ama, kung sila'y umiiyak, may dinudulog sa'yo, mayroon silang pasan-pasan na walang pwedeng tumulong sapagkat sila'y nasa ibang bansa, Ama. Dalangin po namin ang paggalinga mo sa kanila. Salamat, may Diyos silang matatawagan. Salamat ang mga OFW at BOP viewers namin at mga kamag-anak po namin at kamag-anak nila, Ama, na nasa ibang bansa. Salamat, may Diyos silang kasama na tutulong at patuloy nakakatagpo anuman po ang pangangailangan nila at mag-iingat sa aming mga mahal sa buhay. Inatas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa mga nasa probinsya, Panginoon, mga nagkakahiwalay na magkamag-anak, maring nasa probinsya at sila'y nasa Manila, maring yung mga BOP viewers natin namin nasa probinsya at ang kanilang mga mahal sa buhay naman ay nasa Manila, vice versa, Panginoon. Ganun din po yung mga OFW namin na nag-aalala sa mga kamag-anak nila na naiwan naman sa Pilipinas, sa mga anak mahal sa buhay, Panginoon. Lord, nagtitiwala po kami, Ama, hindi ka, Panginoon, nalilimitahan ng space. Naniniwala kami, hindi man namin nakikita ang kanilang kalagayan. Malayo man sa amin ang aming mga asawa, malayo man sa kanila ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid, Panginoon. Pinaglayo man ng agwat ng lugar, pinaglayo man, Panginoon, parigan ng space ang bawat individual na magkakamag-anak. Panginoon, salamat sapagkat may Diyos, Panginoon, na nangakong iiwan man kami ng aming mga mahal sa buhay. May Diyos nakakalinga, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa kapanatagan ng aming mga mahal sa buhay ay nasa iyong pag-iingat. Salamat sa kapanatagan na hindi man kami makatulong sa kanila sa oras ng pangangailangan dahil malayo po sila sa amin. Salamat sa kapanatagan may Diyos na tutulong at patuloy nakakalinga sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ang manuang bagay na ipagkatiwala namin sa iyo, kaya mo pong ingatan, Ama, at yung kalungkutan, yung kalungkutan na nararamdaman ng bawat individual, Panginoon, yung longing, Panginoon, na mayakap sila, yung longing, Ama, na makasama sila, yung longing, Panginoon, Parigad, na sila, Panginoon, ay matulungan. Lord, alisin mo po ito sa puso namin at palitan mo ng kagalakan, ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sandibutan. Sa araw ng Pasko, Ama, salamat sa kapanatagan, hindi man namin sila kasama, may Diyos na sasama po sa aming mga mahal sa buhay.
salamat po sa iyong katapatan. At pagpalain mo, Panginoon, sa oras na ito, ang aming pag-aaral na iyong mga salita. Salamat sa karunungan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat sa Espiritu Santo, aming Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ang karunungan upang ang bawat salita, panalangin, lumalabas sa labi ng lingkod mo, kakatagpo sa tunay na pangangailangan ng mga kapatid kong nakikinig, nanonood, Panginoon, aabutin mo sila sa tunay nilang kalagayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Dahil naniniwala tayo pag gantong araw ng Pasko, ay masyado sa ating sentimental ang Pasko, ang mga Pilipino. Talagang tayo nagsiselebrate ng Pasko kahit po ano, sa maliit na paraan o sa maliit na ano eh, na paghahanda, gagawin po natin yan. Kaya nandoon yung, misan yung longing tayo, sapagkat yung mga mahal natin sa buhay ay malayo po sa atin. So yung comfort ng Diyos at yung kapanatagan, lagay natin sa puso natin na ang Diyos po, hindi man natin sila kasama, may Diyos na mag-iingat po sa mga mahal natin sa buhay. Amen po. Basta ang mahalaga sa araw ng Pasko, yung celebrant, imbitado natin sa ating hapagkainan. Amen po. Sige po, basahin po natin yung karugtong ng ating pinag-aralan kahapon. 1 John chapter 2 verse 2, He is atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Sapagkat si Kristo ay handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. So sinabi natin nung pinag-aralan natin sa verse 1, chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesus Kristo ang walang sala. So gusto ipakita rito sa atin ng Panginoon, huwag po yung ating kakahinaan, huwag po ang ating kakulangan, huwag po yung pagbagsak natin, huwag yung pagkakamali natin ang maging dahilan para tayo maging hesitant na lumapit sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, dalangin ng Diyos, gusto ng Panginoon, huwag tayong magkasala. Pero dumarating tayo sa kahinaan eh. Minsan dumarating tayo sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang gusto ng Panginoon, huwag pa rin tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Bakit? Meron tayong tagapamagitan na hindi nagkasala, na siya pong magmamagitan sa atin para yung relasyon natin kay Lord ay makonek minsan pa. Ang gusto lang ni Lord, wag nating ito-tolerate hanggat maaari. Kasi pinag-aralan natin nung kahapon, kasi ang kasalanan ang nagiging dahilan bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Binasa po natin yan sa Isaiah, diba? Ang Diyos ay laging malakas. Ang Diyos ay hindi bingi para hindi marinig ang panalangin natin. Kaya lang, ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit hindi niya tayo nandidinig. Ang kasalanan ang dahilan bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Basta nakikita ni Lord, lumalaban tayo. Nakikita ni Lord, nag-i-struggle man tayo, nagsisikap tayo. Lumalaban tayo, sinusuko natin ang Diyos ang lahat ng ating kahinaan. Isang araw, didilat tayo, mapagtatagumpayan po natin yan. Pero ayaw ni Lord ang kasalanan o kahinaan, pagkakamali, pagbagsak, kakulangan mo o anumang sinasabi ng tao sa'yo ay huwag maging dahilan para ikaw ay huwag lumapit sa Panginoon dahil may tagapamagitan. Yun po, sa verse 2, abasahin ito, dito na tayo sa verse 2, yung teksto natin. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. So lagi nating tatandaan, hindi lang kasalanan natin ang pinatawad, pero tayo lang ang nag-response. Pero tandaan natin, ang kamatayan ni Kristo, ito ay pagbayad niya ng kasalanan sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. So pero dapat ang lahat mag-response o tanggapin o maniwala, manampalataya sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, sabi doon, atoning sacrifice for our sins. Kapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad. So, ang kasalanan ng lahat ng tao, mapapatawad lang ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya ang tao na walang Kristo sa puso, ang taong hindi tumanggap kay Kristo, kahit paanong sorry niya, kahit paanong forgive me Lord, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Ang sino lang ang pwedeng magbayad,
ng kasalanan natin, yung walang kasalanan, yung matuwid at si Kristo yun. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Para bayaran siya na walang kasalanan. Ito ni itinuring na makasalanan para tayo na makasalanan ay maging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Kaya sabi doon, si Jesus ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Katulad ng sinabi ng magnanakaw, di ba? Sabi niya, tumigil ka, tayo dapat lang parusahan sapagkat nagkasala tayo. Pero ang taong ito hindi nagkasala, kaya hindi siya dapat na, tumatanggap ng kaparusahan. So, gusto ipakita sa atin ng Panginoon, you're forgiven sa lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, kasama po ako kapag si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na isinilang sa sabsaban kung bakit may Pasko, ay tinanggap mo sa puso mo. Kasi siya ang mayroon lang kakayanang bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Pag tinanggap mo siya sa puso mo, forgiven ka na, matuwid ka na, banal ka na, pinatawad ka na. Bakit? Bayad na eh. Si Kristo ang nagbayad para sa atin. Okay, God's holiness demands punishment for human sin. Diba? Kasi yung kabanalan ng Diyos, yun ang nagde-demand kung bakit ang tao dapat parusahan dahil sa kasalanan. Hindi kasi pwedeng mag-tolerate ang Diyos ng kasalanan. Hindi pwede. Kahit gano'ng mapagmahal ang Diyos, kahit mahabagin ang Diyos, hindi niya pwedeng, oh sige na, okay na yan. Sige na, hindi pwede. Sa Diyos kasi pagkasalanan, kasalanan. Hindi natin pwede siyang suhulan. Hindi natin siya pwedeng utuin. Hindi natin siya pwedeng bayaran. Hindi natin siya pwedeng ano. Ang Diyos kasi loving pero just. Mapagmahal pero ano siya? Matuwid. Mapagmahal pero siya ay righteous. Diba? Pag just yung kumbaga parang ano siya ay ano. Kumbaga, makatarungan. Thank you, heart. Makatarungan, di ba? Kaya hindi pwede. Ang Diyos kasi hindi pwedeng, dahil ikaw ay, malakas ka kayo. Walang palakasan kasi kay Lord. Kay Lord kasi lahat nagkasala. Hindi pwedeng meron siyang bigyan ng, ng favor. Isa lang para ang tao mapatawad. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ginawa niyang kumbaga parang tawag dito, sabi niya, God therefore out of love, di ba? God's holiness demands punishment for human sin. Dahil yung kabanalan ng Diyos, kaya yung kabanalan niya ang nagde-demand na ang tao may parusahan dahil sa kanilang kasalanan. Kasi yun ang sabi niya, hindi niya pwedeng pasubalian yung sinabi niya. Kung ano tinanim ng tao, huwag aanihin niya. Kung ang tao'y nagkasala, may parusa. Kung ang tao sumuway, may parusang katapat. Hindi pwedeng tanggalin ni Lord, hindi pwedeng pasubalian ni Lord yung sinabi niya. Hindi nga kaya ng tao bayaran. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya pa rin ang gumawa ng paraan para yung kasalanan ng tao na hindi kayang bayaran, siya pa rin ang gumawa ng paraan para ito ay mabayaran dahil sa nasa greatest na dakilang pag ibig ng Diyos sa tao. Sabi ng John, 1 John 4:10, this is love. 1 John 4:10, this is love, that not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Diba? Napakalinaw. 1 John chapter 4 verse 10. Sabi doon, pakinggan nyo, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, sabi doon, kundi tayo ang inibig ng Diyos, sabi doon, at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. O diba, bakit nagawa ng Diyos? Bakit? Kasi hindi ikaw ang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. God is love kasi. Hindi pwede, God is love. Just din siya. Makatarungan siya. Matuwid siya. Puno siya ng pagmamahal, pero matuwid siya. Makatarungan siya. Nagkasala ang taong ito. Dapat pa
parusahan kasi yun ang pagiging matuwid. Nagkasala ang taong ito, dapat parusahan, yun ang pagiging makatarungan. Lahat walang pinipili. E puno siya ng pag-ibig, kaya hindi tayo ang umibig sa kanya. Sabi ng Biblia, si Jesus ay namatay sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos, sabi niya, kailangang may magbayad ng kasalanan ng tao para makita yung katarungan niya at pagiging makatwiran niya. Kaya ang sabi niya, hindi kaya ng tao, kaya sinugo niya si Kristo. At sabi niya, anak, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya si Kristo para yung kasalanan nating hindi nating kayang bayaran. Kasi dapat bayaran ang kasalanan. Romans 3:10, ang kabayaran ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So dapat may mamatay para mabayaran ang kasalanan. Hindi pwedeng palagpasin, makatarungan ng Diyos, makatwiran siya, matuwid siya. Sinabi niya, pag nagkasala ang tao, may kabayaran. Eh hindi kaya ng tao. Kaya sabi niya, anak, sinugo niya ang anak niya sa tindi ng pagmamahal niya sa atin. Kaya sabi niya, anak, ikaw ang magbabayad ng kasalanan ng tao. Kasi ang kasalanan dapat may kabayaran. Kaya si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya sabi niya, ang handog sa ikapagpapatawad, si Kristo lamang ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng natin at ng lahat ng tao sa mundo. Di ba? Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Kaya isinugo niya ang kanyang anak. Kaya niya sinugo ang kanyang anak sa tindi ng pag-ibig niya sa atin. Eh hindi niya pwedeng pasubalian, magbabayad tayo ng kasalanan. Ang ginawa ng Diyos dahil sa tindi ng pag-ibig natin, eh kailangang matupad yung pagiging matuwid at makatwiran na ang lahat na nagkasala dapat magbayad. Kaya ang ginawa niya, dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa tao, yung anak niya ang sinugo niya para magbayad. Oh, nakita po natin. Kaya po, ang sabi dito, sent his son to make substitutionary atonement for the believer's sin. Kapalit, ginawa niyang substitute. Kapalit si Kristo. Kaya nga eh, si Kristo na walang kasalanan, ipinako sa krus, itinuring na makasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao, ng buong sanlibutan, ipinataw kay Kristo. Kaya kailangang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya yung buhay niya. Kasi kailangang may mamatay para mabayaran ang kasalanan. So tayong makasalanan, dapat tayong nakapako dun. Dapat tayo ang dinuduraan. Dapat tayo ang inuuyam. Dapat tayo ang sinasampal. Dapat tayo ang kinukuranahan ng tinik. Dapat tayo ang nakakaranas ng naranasan niya. O, hindi siya umimik gaputok. Bakit? Kasi gusto niyang mabayaran ang kasalanan natin. Bakit? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mabayaran ang kasalanan natin. Kaya siya, ngayon ano naging bunga ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo? Lahat tayo napatawad na, lahat ng kasalanan ng mundo pinatawad na dahil namatay na siya. Pero kailangan ng tao humakbang, manampalataya at tanggapin si Kristo. Pag ang tao hindi nanampalataya kay Kristo, hindi tinanggap si Kristo, nananatili siyang makasalanan sa paningin ng Diyos. Bakit? Hindi pa niya tinatanggap yung ginawa ni Kristo eh. Hindi ka pabayad. Pero pag tinanggap mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, bayad na ang kasalanan mo. Pero hanggat hindi ito matanggap ang tao kay Kristo, hindi niya inaari nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nananatili siyang makasalanan sa paningin ng Diyos. Kasi kailangang manampalataya kay Kristo. Kailangan tanggapin si Kristo. Kaya kasi John 1:12, ang tumanggap at nanalig kay Jesus, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Oh, okay, tuloy natin. Sabi doon, this way the Father's wrath is satisfied. His wrath against Christian sin has been turned away and directed towards Christ. Diba?
sa ganong paraan, yung galit ng Diyos sa kasalanan ng tao, yung galit ng Diyos sa kasalanan ng mundo, ano, na-satisfied siya, bakit kinuha ni Kristo? Kaya yung galit ng tao, ng Diyos sa kasalanan ng tao, kinuha ni Kristo. Kaya nga nung si Kristo nakapako sa cross, anong sabi ni Kristo? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos Ama. Bakit? Kasi nung oras na yon daladala ni Kristo ang kasalanan ng mundo. Kaya hindi siya matingnan ng Diyos Ama. Kaya pinabayaan siya. Kaya umigaw si Kristo sa cross ng Kalbaryo. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama? Dahil nung oras na nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, daladala niya ang kasalanan ng buong mundo. Intindihan natin. Romans 3:5-6, para lalo nating maintindihan. Anong sabi sa Romans 3:5-6? Ngunit, kung kalikuan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, hindi ba masasabi ngayon na di makatarungan ng Diyos sapagkat tayo'y pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hinding-hindi, kung ang Diyos ay di makatarungan, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Sabi doon. Kaya sabi doon, siyang it ay... Ay, sorry. Tama ba? Parang mali yung aking verse. Sabi doon, Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat nung una'y nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Diba sabi doon? Sabi doon, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo. I-message ko po doon sa wall ng Bed of Promises. Nagkamali po ako ng kopya ng verse. Yung tamang chapter at verse nito. Ilalagay ko po doon sa wall ng Bed of Promises para makita nyo po. Sabi doon, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Napakalinaw! Ang linaw-linaw, itinakda ng Diyos na si Jesus ang maging handog. Bakit? Upang sa pagbububo ng kanyang dugo. Ano? Mapatawad ang kasalanan ng tao kung mananalig sa kanya. May gagawin ng tao. Binigay siya ng Diyos bilang handog para ano? Mabayaran lahat ng kasalanan natin at tayo'y mapatawad kung mananalig tayo sa kanya. O kung hindi ka mananalig, kahit nagbubo siya ng dugo sa krus ng Kalbaryo, kahit ang kasalanan natin pinatawad na, kung hindi ka mananalig, mananatili kang makasalanan sa paningin ng Diyos. Kaya nga dapat ang lahat ng tao para mapatawad, tanggapin si Kristo. Tanggapin at manalig sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yes, kaya i-desire ng puso natin na yung mga mahal natin sa buhay, tanggapin si Kristo. Bakit hanggat hindi tinatanggap ng tao si Kristo sa puso niya, mananatili siyang makasalanan sa harapan ng Diyos? Eh ang sabi ng Diyos, ang taong makasalanan sa paningin niya, bagamat buhay, patay sa paningin ng Diyos. Bakit? Hiwalay ka kay Lord eh. Bakit? Eh merong hadlang eh. Sabi, ang kasalanan ang dahilan bakit tayo nalalayo sa Diyos. Ngayon kung ikaw ay hindi nanalig kay Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka pa napatawad. Kaya ikaw, patay ka sa harapan ng Diyos. Pero pag si Kristo tinanggap mo, nanalig ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, nananauli yung relasyon, nagkakaroon ka ng connection kay Lord. Bakit? Forgiven ka na. Not because sa ginawa mo, but because nanalig ka sa ginawa ni Kristo. Ang linaw. Siya ang iulitin ko ha. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Karugtong, ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid. Bakit ginawa ng Diyos? Upang ipakilalang siya'y matuwid. Sapagkat nung unay, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Nung una, nagtimpi siya sa mga kasalanang ginawa ng mga ninuno natin.
Sabi doon, at siya pinagpaumanin niya, pero yung galit ng Diyos sa kasalanan, hindi pwedeng alisin yun. Bakit? Matuwid siya. Righteous siya. Ang taong, ang Diyos na matuwid, galit sa kasalanan. Hindi niya pwedeng tanggapin ang taong makasalanan. Matuwid siya. Hindi niya pwedeng tanggapin ang taong makasalanan. Banal siya. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos kasi makasalanan tayo eh. Matuwid siya. Banal siya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng anak na makasalanan. Pero nagtimpi siya, pinagpaumanin niya yon, pero yung galit niya sa kasalanan, hindi pwedeng mawala, matuwid ang Diyos eh. So, ang ginawa ng Diyos, dahil sa ang unang umibig sa atin, binigay niya ang kanyang anak bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. So, yung galit ng Diyos na wala, na satisfied nung ang anak niya namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng tao. Naging matuwid tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil bayad ka na sa kasalanan mo mula nung isinilang ka sa mundong ito hanggang mamatay ka. Bayad na, binayaran na ni Kristo. E pag nagkakasala, pastora, ipahayag lang ng labi mo, you're forgiven. Pero hanggat hindi pinapahayag ng labi mo, mananatiling may kasalanan sa puso mo. Nagets po natin. Tuloy po natin. Sabi doon, at sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Amen po. For the sins of the whole world, forgiveness through Christ's atoning sacrifice is not limited to one particular group only. It has worldwide application. So, ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi lang sa isang grupo, hindi lang sa isang individual, hindi lang sa isang relihiyon. Yan ay ano? Sabi doon, worldwide application. Yan ay pwedeng i-apply ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lang grupo ang naliligtas. Hindi lang yung grupong ito ang ligtas. Hindi lang ito ang grupong ito ang matuwid. Hindi lang ang grupong ito. Hindi po, lahat pwedeng maging matuwid. Basta manalig kay Kristo na nagbayad ng kasalanan mo. Kahit sino, pwede maligtas. Kahit sino, pwedeng maging banal sa Diyos. Kahit sino, pwedeng mapatawad ng Diyos. Walang grupo. Hindi lang isang grupo. Lahat qualified. Basta manalig lang kay Kristo. Naintindihan po natin. Kaya hindi tayo nagtataas ng grupo. Hindi tayo nagtataas ng church. Hindi tayo nagtataas ng pastor. Hindi tayo nagtataas, hindi tayo nagpapagalingan. Hindi tayo nagpapadamihan. Hindi tayo nagpaparighteous ako, masrighteous ako sa iyo. Hindi po, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangang mapatawad sa kasalanan. Pag tumanggap ka kay Kristo, kahit sino ka, kahit saan grupo ka, kahit ano pa relihiyon mo, pag tinanggap mo si Kristo at nanalig ka kay Kristo, you're forgiven. At ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kahit anong grupo ka pa, kahit ano pang relihiyon ka, lahat ang pagpapatawad ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo ay applicable sa lahat ng tao at grupo. Walang favoritism si Lord. Wala siyang kinikilingan. Okay, naintindihan po natin. At ang sabi doon, it must however receive by faith. Pero walang kabuluhan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka mananalig. It must, however, receive by faith. Kailangang manalig ka. Kailangang manampalataya ka na you're forgiven, you are righteous, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay ligtas na, ikaw ay pupunta sa langit, ikaw ay citizenship ng heaven, ikaw ay banal sa harapan ng Diyos, not because of your works, not because of your religion, not because of yourself, but because of Jesus' life, yung buhay ni Kristo na ibinigay sa krus ng Kalbaryo. Yun lang ang dahilan. Ngayon, bakit ka ganyan mabuti? Bakit ka ngayon gumagawa ng mabuti? Bakit ka ngayon tumutulong? Bakit ka ngayon ikaw ay mabait? Bakit yung dati mong buhay hindi na? Bakit may pagbabago? Yan ang bunga katunayang ikaw ay ligtas na.
Kaya ang tumanggap kay Kristo na walang pagbabago, hindi masasabing tunay ngang tumanggap kay Kristo. Dahil pag tinanggap mo si Kristo, hindi pwedeng walang pagbabago. Kaya yung pagiging yun dati, ano ka, kumbaga parang palamura, ngayon hindi na. Kapatid, pinapatunayan mong ligtas ka na, tagalangit ka na. Yung action, yung character, yung ginagawa natin, yan ang ebidensya, yung mabuting gawa, yung pagbibigay, yung pagtulong, yung pagiging mabait, yung pagiging mabuti, yung pagiging mapanalanginin, yung pagiging palasimba, yung lagi nakikinig ng salita ng Diyos, lahat yan bunga ng ano, ng kaligtasang tinanggap natin sa Diyos. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, may ebidensya. Dapat nakikita. Hindi lang sa salita. Amen po. Amen. So sabi doon, this verse does not teach universalism that all people ultimately will be saved, but that God is an impartial God. So ang verse na ito ay hindi nagpapakita ng universalism, na lahat ng tao ultimately ligtas dahil namatay si Kristo. Hindi po. Kailangang manalig sa ginawa ni Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dun lang niya mararanasan ang pagpapatawad na galing sa Panginoon at kaligtasan. Amen po? So may hahakbangin ng tao. May gagawin ng tao. Kailangan tumanggap at manalig bago maranasan ang kapatawaran na binigay ng Diyos nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. No, kaya nga ang preaching tulad kanina. Thank you kay Lord sa buhay ni Sister Nelfa Hernandez. Mayroon po silang Christmas party dun sa lugar nila. Okay, in-invite niya po kami. In-invite niya po ang lingkod niyo para mag-preach ng Word of God. Okay, tapos kasama ko po si Sister Rose tsaka si Brother Brando. Pumunta po kami sa lugar nila. Nangaral ng salita ng Diyos, nagpatanggap sa mga umaten ng Christmas party. Glory to God, di ba? Take every opportunity na ano, ang salita ng Diyos maipangaral, may tumanggap. Kasi unless ang tao tumanggap kay Kristo at manalig sa ginawa ni Kristo, paano mananalig kung walang mangangaral? O, paano may mangangaral kung walang sinugo? Kaya kailangan may mangaral. Bakit? Para marinig. At kapag narinig, doon nila malalaman. Hindi kasi alam ng ibang tao eh, na si Kristo nagpapatawad, na si Kristo namatay para sa kasalanan nila. Hindi nila alam. Kaya kailangan nating iparinig sa kanila. Kailangan may mangaral. Kailangan may marinig sila. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kanina, glory to God. Bakit? Ang daming tumanggap. Ang lakas ng kanilang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bakit naunawaan nila eh? Narinig nila eh, na meron palang tagapagligtas, may nagbayad pala na kasalanan nila. Siyempre, paano ka mananalig kung wala kang narinig? Paano mo tatanggapin si Kristo kung hindi mo naintindihan, kung hindi mo alam yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Kaya dapat ipaalam. Kaya sabi ni Lord sa mga huling araw, ipangangaral ang salita ng Diyos para maraming maligtas. Amen? Kaya kahit pagod, sabi nga Sister Nelpa, baka pastora, pagod kayo kasi paipasok po ako. Mayroon kaming ginawa sa school, pero kahit pagod, diretso kami, punta kami. Bakit? Sayang ang kaluluwa. Kailangan marinig nila ang salita ng Diyos. Kasi pag wala silang narinig, paano sila mananalig? Kung hindi sila mananalig kay Kristo, makasalanan pa rin sila sa harapan ng Diyos, bagamat namatay na si Kristo. Pag sila'y namatay at kinuha ng Panginoon ng walang relasyon sa Diyos at hindi tumanggap kay Kristo, diretso sa impyerno. Ayaw natin hanggat maaari makapakinig sila ng salita ng Diyos. Amen? So take every opportunity. Christmas party nyo, imbitahin nyo yung celebrant. Christmas party nyo, pangaral mo yung Word of God. Kung kaya mong mangaral, mag-share ka. Kung di mo kaya, mag-imbita ka ng pastor. Huwag mong hayaan na yung mga celebration na yan, hindi maipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Napakahalaga po. Take every opportunity. Baka bukas pagdilat natin sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Malapit na po. Sige po, tayong lahat ay yumukot manalangin. So sa gabing ito, alam ko na naunawaan po natin ang salita ng Diyos na si Kristo, sabi doon, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Sabi doon, hindi lang kasalanan natin, kundi kasalanan ng lahat ng tao na mananalig at tatanggap sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Let us pray, Panginoon, salamat po. Sa gabing ito, Ama, narinig po namin, Panginoon, ang pagbibigay ni Kristo ng kanyang buhay para sa amin. Na si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. At kailangang manalig ang tao para si Kristo at tanggapin si Kristo sa puso nila upang ang kapatawaran ng kasalanan namin ay matanggap po namin at maranasan po namin. Lord, tinatas po namin sa iyo sa gabing ito yung mga kamag-anak namin na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Yung kanilang mga asawa, Panginoon, na hindi pa po nakakapakinig ng salita ng Diyos at wala pang kaligtasan. Lord, dalangin po namin, ipahintulot mo, Panginoon, na makapakinig sila ng salita mo. Lord, tinatas ko sa iyo, Panginoon, Padre, ang mga BOP viewers namin, na hindi pa po mga workers namin, Lord, na hindi pa po nakakakilala ang kanilang mga asawa. Lord, bago ka dumating, dinitiklara namin ang assurance ng kaligtasan ng kanilang mga asawa. Lord, yung mga anak nila na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Lord, dinitiklara namin, bago ka dumating, Panginoon, bago mo kami kunin ang assurance ng kaligtasan ng kanilang mga anak. Ganon din po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga mahal sa buhay, pamangkin, pinsan, tiyuhin, bienan, hipag, manugang, sino man, Panginoon. Apo, Panginoon, lahat ng kaibigan, Panginoon, kasama sa trabaho, Panginoon, kapitbahay, parigat, kumare, kumpare, Panginoon, lahat ng pataong kakilala namin, Ama't malapit sa puso namin. Lord, sa oras ni ito, iunat mo ang iyong kamay, ipahintulot mong makapakinig sila ng salita mo, at dinideklara po namin ang kaligtasan, ang assurance ng kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Lord, pangako mo, Acts 16:31, kung kami mananampalataya sa iyo, kami maliligtas, sampu ng aming buong sambahayan. Dalangin namin, bago mo sila kunin physically, Ama, makatanggap sila, Panginoon, tumanggap sila sa Panginoong Hesus upang sila, Panginoon, ay mapatawad sa lahat ng kasalanan nila at sila, Panginoon, ay magkaroon ng karapatan, Panginoon, maging anak mo, Panginoon, at kapag sila'y namatay, sila'y pupunta sa langit katulad namin. O bago ka man lang dumating, o bago, Panginoon, mo kami kunin, Lord, katuloy namin dalangin, kahabagan mo ang aming mga mahal sa buhay at dalangin po namin yung kaligtasan po ng buo naming sambahayan. In Jesus' name, marami pong salamat, Panginoon. Natos po namin tinatasay po ng Father God ang aming mga kapatid na meron pong prayer request, Lord God. Lord, prayer healing kay Michael C. Puentes, Panginoon, na nilalagnat, Lord. Healing for his second dose vaccine, Father God, in Jesus' name. Sa yung mga latay, dinideklara ko si Michael ay nagkaroon ng kagalingan. Prayer healing miracle kay Ruben Bandoles, Panginoon, stage 4 cancer. Lord, naniniwala kami, Lord God, walang imposible sa iyo. Ang hindi magagawa ng doktor, ng gamot, ng tao, kaya mong gawin sa buhay niya. Dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang himala na galing sa iyo at sa iyong mga latay, si Ruben, Panginoon, ay nagkaroon ng kagalingan. Prayer healing para kay Jen Hernandez, Lord God, na mataas ang blood pressure in Jesus' name at mababa naman ang kanyang potassium level, Father God. Lord, iunat mo ang iyong kamay at dinideklara po namin, Panginoon, ang normal blood pressure, Lord, at normal potassium level in Jesus' name. Lord, dinideklara ko sa iyong mga latay, si Jen Hernandez ay nagkaroon ng kagalingan. Lord, prayer healing kay Antonio Ko na nangihina at masakit ang likod in Jesus' name. Dinideklara ko, Lord, sa iyong mga latay, si Antonio Ko ay nagkaroon ng kagalingan. Prayer healing kay Alan Salarda, Panginoon. May nervous breakdown, Father God. In Jesus' name, dinideklara ko, Panginoon, Father God, sa iyong mga latay, si Alan Salarda ay nagkaroon ng kagalingan. Lord, prayer healing kay Corazon Regala at Ronnie Tampadong, Carlo Tampadong, Panginoon, na sinisipon, tinatrangkaso after ng first dose vaccine. In Jesus' name, dinideklara ko sa iyong mga latay, si Corazon, si Ronnie at si Carlo ay nagkaroon ng kagalingan. Ganoon din po sa Romina Sacro, Panginoon, na masama ang pakiramdam na hirapang huminga. Lord, dinideklara ko sa iyong mga latay, si Romina Sacro ay nagkaroon ng kagalingan. At patuloy ko rin pong dinideklara sa iyong mga complete healing, complete recovery, miracle, Panginoon, ng aking mga kapatid, Lord God, si Mylene May Dorlones, Clement Tai,
Frank Gasha, Herminia Nieba, Celia Cumla, Vrix De Peño, Otik Patron, Jerry Babala, Eduardo Sadia, Bea Binsoriano, Renz Mapili, Judy Antelmo Amoroso, Adrian Aguila, Renz Mapili, si Felipa Dima Felix, Priscilla Silverio, Rally Chavez, Perry Jose Mijares, Rolly Labo, Ruth Labo, RK Labo, Luisa Firmeza, RJ Quintora, Ernesto Cyril Mendez, Christine Alvero Pracedes, Dani Alma Pili, Eli Bolenses, Dr. Manny Ramirez, Joyce De Mesa, Rowena Sangalang, Luciana Villalin de la Cruz, Emma Noche, Maura Semana, Francis Quilala, Rose Medina, Charles Alejo, Brian Alejo, at sino ba pong kapatid ko na hindi ko nabanggit ang pangalan, Panginoon, kilala mo po sila. Patuloy kong tinitiklara ang himala sa pangalan ni Jesus. Patuloy kong tinitiklara ang kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa iyong mga latay, ang aking mga kapatid ay nagkaroon ng kagalingan in Jesus' name. Lord, prayer request ni para kay Jet Galad, yung health provision at salvation niya in Jesus' name. Lord, para sa Galad family, kay prayer request ni Sister Dorina Galad na nasa Rauda, Riyadh, Saudi Arabia. Lord, para sa kanyang pamilya, Galad family, relatives, friends, Lord God, patuloy namin dinideklara yung health provision at kaligtasan ng buo niyang sambahayan. Marami pong salamat. Lord, prayer request ni Maria Irene Arellano, provision, Panginoon, yung favor, Panginoon, mga documents needed, Lord God, yung bank transfer ng kanilang financial status, Lord God, in Jesus' name, dinideklara ko, Ama, alisin mo ang mga hadlang, Panginoon, na ginagawa ng kaaway upang ang pagpapala hindi maranasan ng aming kapatid. At dinideklara ko, in Jesus' name, yung favor na gagawin mo sa request ng aming kapatid. Lord God, hindi pa yung para God, prayer request ni Naybrick and Ira, opening the business nila bukas, ang Niana's Grocery. Lord, thank you sa wisdom, thank you, Lord, sa mga sales at sa mga customers na ibibigay mo, Panginoon, sa kanilang business. In Jesus' name, Lord, guidance and protection sa Gonzales family, Tamayo family, Co family, Suarez family, Pestrana family, and Rivera family, in Jesus' name. Lord, ganun din po, Father God, prayer request para kay Leia Felinatok, yung Lord, kalingain mong aking kapatid, desire ng puso niya, magkaroon ng connection sa mother niya bago dumating ang araw ng Pasko. Lord, salamat, Panginoon, mamagitan ka sa relasyon ng mag-inang ito, Ama, in Jesus' name. Thank you po sa favor, Father God. Lord, prayer request po ng Father God para po sa aming kapatid na si Annalyn Quintal, yung separation pain niya, Lord, hipoy mo po ang puso ng boss niya, Lord God, na ibigay na po ito sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father God. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo pa yung Father God, favor para kay Nilfa Hernandez, Jonah Hernandez, Jinvel Hernandez, friends, mga kapitbahay po nila kanina na umatend na Christmas party, mga kamag-anak, Panginoon, at lahat ng membro pa ng Father God ng kanilang grupo, Panginoon, thank you, Lord, sa favor, answered prayer, good health, long life, Father God, at salamat, Ama, na patuloy kang gumawa at kumilos sa buhay ng bawat individual. Lord, ganun din po yung Father God, salamat, Panginoon, sa favor kay Jacqueline Kalinog and Mylene May Dorlones, kay Sister Mena Seth and Chito Marasigan. Thank you, Lord, kalingain mo po ang pamilyang ito, Ama. Dalangin ko yung favor mo, patuloy nilang maranasan, Lord God, yung sinapupunan ng aking mga kapatid. Pagpalain mo, Ama. Ikaw nagsabi, Panginoon, ang imposible sa tao, posible sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong takdang panahon, yung desire ng puso nila sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob mo. Hindi po kami magsasawang idulog sa iyo ito sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Lord, favor para kay Sister Nitslim Kanko and family, Elsa Fiedelan and family, Sister Flor Francisco and family, Sister Sophie Pili and family, Edna Villapando and family, Pastora Ana Villanueva and family, Sister Edna Sisteverio and family, Sister Rose Brando Chicano and family. Lord, kalingain mo po ang pamilyang ito, ang bawat isa individual. Ganun din po kay Sister
Janel Ramos and family, Christy and Anna May Kalagayan and family, Mr. Gaylor Disabal and family. Lord, kalingain mo po ang aking mga kapatid kung nasa abroad o nasa Pilipinas sila, Lord. Patuloy naming dalangin ang pagkilos mo sa bawat individual, ang mga desire ng puso at pangarap nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Magkaroon ng katuparan sa tulong mo, Ama. Patuloy ang protection, ang covering, ang pagpapala mo ay patuloy po nilang maranasan in Jesus' name. Patuloy ko rin po itinatasay sa oras na ito pa ng Father God. Answered prayer si Annalyn Quintal. Negative result ng medical niya, Panginoon. Thank you po Father God sa answered prayer, Father God. Ganun din po yun, Father God. Ay patuloy namin tiyata sa iyo, Panginoon, ng birthday celebrant. Si Michelle Tolentino noong December 8. Annabel Calago noong December 12. Agnes Makiling Pacheco noong 15. Jemica Vedad de Matera sa 21. Eden Kasakop sa 24. Eden Kasakop Gregorio sa 24. Kyla Asetre sa 24. Kyle Vincent Asetre sa 26, Nenita Gonzalez sa 14, Nabrick Pestrana at May Ango, Ruth Alimangohan Castillo, 50th birthday today, and Kyle Halayahay. Lord, nakikigalak po kami sa isang taon na naman na dinagdag mo sa buhay ng aking mga kapatid. Patuloy naming dalangin, Lord God, marami pang birthday celebration. Lahat ng celebrant ng December, nabanggit ko't hindi nabanggit ang pangalan, kilala mo sila, Ama. Thank you sa long life, good health, protection, covering, answered prayer, Ama. Pagpalain mo bawat hawakan ng kanilang kamay at maganap ang plano mo po sa kanilang buhay, sampu ng kanilang buong sambahayan. Salamat din pa yun, Pare God, patuloy mo pa yun, Pare God, silang bibigyan pa yun, Pare God, ng karunungan na galing sa iyo, Panginoon, at salamat sa assurance ng kaligtasan ng bawat individual. Salamat po, Ama, at patuloy kaming nakikigalak, Panginoon, sa isang taon na naman na idinagdag mo sa buhay na at patuloy mong pagpapahiram ng buhay sa bawat isa. Wedding anniversary ni Mark and Jesraya Dayo, anak ni Pastor June Humawan and Pastora Vicky Dayo. Lord, salamat sa 2 years, Panginoon, na wedding anniversary ng aming mga kapatid. Patuloy mong pagpalaan kailang pagsasama, more love and commitment, Lord God. Ingatan mo ang pamilyang kanilang binuo, Panginoon, at patuloy na magpagtagumpay na mag-asawang ito o mampong pagsubok ang maranasan ng kanilang pamilya. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. At dalangin namin, Lord, sa araw ng Pasko, sa bawat BOP viewers sa gabing ito at sa mga manonood pa, dalangin namin sa araw ng Pasko, mapangiti ka namin, invited ka sa tahanan namin, invited ka sa celebration namin, Panginoon, at gusto ka naming maranasan sa araw ng Pasko upang patuloy na ang celebration ay maging totoo, konti man, marami mang handa, may regalo man o wala, Panginoon, anuman ang sitwasyon, Ama, invited ka, Panginoon, sa celebration namin ngayong December 25. Happy birthday, Jesus! Ang lahat ng papuri sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa kanya lamang
sapatan.